Now, last Sunday, we gave an overview of the larger portion of the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verses 21 hanggang sa 48. So it was a sort of overview, and we sought to establish the role of verse 21. Ano ang purpose nito sa natitirang mga pangangaral hanggang sa verse 28. And now, ay pagtuunan nating pansin, isa-isahin natin ang verse 21 hanggang sa verse 26, and let us cover as far as we could, as time would allow us this afternoon. Kaya buksan po natin ang ating Biblia, Matthew chapter 5, verse 21 hanggang sa 26. This is what the Word of God says. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao, noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sinumang magsabi sa kaniyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi, Ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo habang kasama pa mo pa siya sa daan, baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Verse 27 and 28. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kaniya ng pangangalunya sa kaniyang puso. So last Sunday or the other weeks, we considered a summary lesson on the meaning of law and its relation to the Christian. Now, inumpisahan din natin ang pag-aaral natin sa section na ito by way of an introductory lesson on the entire section. Ngayong hapon, i-examine po natin ang dalawang magkasalungat na pananaw kung papaano unawain ang section na ito, lalong-lalo na sa sinabi ni Jesus na narinig ninyo noong una. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo. Ba, ilang beses na sinabi, you have heard of old, you shall not kill, but now I say unto you. Bakit parang, di ba, quotation yon sa sixth commandment, huwag kang pumatay? Bakit parang binago ni Jesus ang pang-anim na utos? Ano bang ibig sabihin noon? Does it mean to say that Jesus Christ contradicted the Ten Commandments or the moral law? Ano bang ibig sabihin? You have heard noong una, huwag mangalunya, pero ngayon sinasabi ko sa inyo. Parang kakaiba, parang sinasalungat ng ating Panginoon ang Ten Commandments. Kaya pag-aralan po natin yung mabuti, yung dalawang magkasalungat na view patungkol dyan. Pangalawa, let us offer several proofs in vindication of the correct view. Ano kaya yung correct view? Pangatlo, if the Lord allows us, or if our time allows us, bigyan natin ng suhestyon, practical suggestions kung papaano natin i-apply ang utos ng Panginoon sa ating buhay.
Now, pangalawa, as a means of introduction, nakita natin ang relationship ng Panginoon at saka sa batas. Nakita din natin ang relationship natin sa batas. Ang relationship ng Panginoon sa batas is He fulfilled the law. Jesus Christ fulfilled the law. Ano ang kaugnayan ng mga Christian sa batas? Our relation to the law is sundin ito at ituro ito. Ano ang relation ng mga scribes and Pharisees sa law? Ang kaugnayan nila sa batas ay binaluktot nila ito. Binaluktot nila ang batas. Binigyan nila ng maling interpretation. And the Savior begins to expound His law in 6 subsections, beginning with some variation of the phrase, "You have heard that it was said, but now I say unto you." Mababasa natin yan sa verse 21, verse 27, verse 31, verse 33, verse 38, and verse 43. Okay, so unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, examine natin yung dalawang magkasalungat na pananaw. Pangalawa, bigyan natin ng vindication ang tamang pananaw. At pangatlo, practical applications sa mga bagay na ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Dumako po tayo sa una. And praying that the Lord, in His grace and mercy, will grant us the understanding this afternoon as to the right interpretation of His Word. At naway magkabunga ito sa ating buhay. An examination of the two views, opposing views, na pinopropose ng maraming mga Bible scholars kung papaano i-interpret ang turo ng ating Panginoon mula verse 21 hanggang sa verse 48. Unang-una, meron po tayong tinatawag na the higher ethic view. Medyo big word po ito, kaya unti-untiin po natin ito. The higher ethic view. And by the way, ang pag-aaral na ito ay galing kay Martin Lloyd-Jones, galing kay Mike Waters, galing kay Arthur Pink. The higher ethic view. Ano ba yung higher ethic view? This view claims that Christ is putting Himself in opposition to Moses or the Old Testament moral law. Kumbaga, nilalagay daw ng Panginoon ang kaniyang sarili salungat sa batas ni Moses at saka sa Ten Commandments. Yung mga nakapakinig ng katuruan ni Moses, pero sinabi ni Jesus, "But now I say unto you," itong higher ethic view, ito po yung kanilang pangunawa, it claims that the Ten Commandments largely, if not exclusively, only had concern for the outer or external conduct. Kaya si Kristo, He was acting as a higher ethic or higher moralist than that of the Old Testament. The Old Testament moral law only concerned actions, while the New Testament ethic concerns the heart. Yun ang pananaw ng higher ethic view. Ayon pa kay John Risinger, Christ does, however, give the church a new and higher standards or rules of conduct than Moses ever gave or could have given under a covenant of law. Kasi yung Ten Commandments, panlabas lang daw yun. Now si Jesus, in saying, "But now I say unto you," nagbibigay siya ng higher standard of ethics. Thus, when you read in verse 21, "You have heard that it was said of those of old, 'You shall not murder,' but I say to you," our Savior is contrasting His teaching with that of the Ten Commandments. Sinasalungat daw ni Kristo ang katuruan ng Ten Commandments. The Ten Commandments, ayon pa kay Mr. Risinger, are only concerned with the external behavior panlabas lamang, while our Savior in the New Testament is concerned with
internal behavior. Now listen once again to Mr. Reisinger. The law of Moses could not deal with the heart or with motives simply because that is beyond the ability of a purely objective law. That is, yung mga tao sa ilalim ng Old Testament were never expected to live in harmony to the inner expectations of the New Testament law or ethics. Thus, itong view ng higher ethics view proposes that there exists two levels of ethics. Ang ibig sabihin ng ethics is conduct. Yung ethic ng Old Testament, yung Ten Commandments, at saka yung Law of Moses, outward ethics yun. Pero yung ethics ng New Testament, ilalim kay Kristo is inward ethics or inward conduct. One for the Old Testament and the other for the New Testament. Yun po sa unang pananaw, higher ethic view. Pangalawa, at sasabihin kong tama, the clarification view. Binigyang linaw ng ating Panginoon ang ibig sabihin ng batas na binaluktot ng mga scribes and Pharisees. Ito yung clarification view. Hindi sinalungat ni Jesus ang batas ni Moses at saka ang Ten Commandments. Sinalungat ni Jesus yung pag-interpret ng mga Pharisees. Binigyang linaw ng Panginoon ang tamang interpretation ng Ten Commandments. Ito yung clarification view, meaning to say, Jesus Christ clarified the correct interpretation of the Ten Commandments. This view, the historically accepted view, kasi kayong kay Reisinger, yun yung sa mga dispensationalist na nasasabing wala na ang batas ngayon sa dispensation of grace. Doon una pa lang yun, pero ngayon wala na ang batas ngayon. The historically accepted view, itong the clarification view, understands our Savior as merely clarifying the Old Testament moral law from the perversions of the scribes and Pharisees. Binigyang linaw lang ng Panginoon ang tamang kahulugan ng Old Testament law mula sa pagbabaluktot ng mga iskriba at pariseo. Pakinggan natin si Arthur Pink sa kanyang komentary sa verses 28 hanggang sa 42. Christ is not here putting himself against the Mosaic law. Hindi sinalungat ni Kristo ang Mosaic law, nor is he instilling a superior spirituality. Instead, he continues the same course as he had followed in the context, namely to define that righteousness demanded of his followers, which was more excellent than the one taught and practiced by scribes and Pharisees. And this he does by exposing the error and expounding the spirituality of the moral law. At hindi po tayo nagtataka dahil among the writers, itong si Arthur Pink ang pinakakumontra talaga sa dispensationalism. And in fact, he wrote one whole book against dispensationalism. Nasabi ni Arthur Pink, hindi sumalungat si Kristo sa Ten Commandments, kundi sinalungat niya ang pagbabaluktot ng mga iskriba at pariseo sa kanilang interpretasyon ng Ten Commandments. At ginawa ito ni Jesus sa pamamagitan ng pag-expose ng kanilang kamalian at pag-expound ng tunay na kahulugan ng moral law. Dr. Martin Lloyd-Jones, please listen to him. The contrast, therefore, is not between the law given through Moses and the teaching of the Lord Jesus Christ. That's not the contrast. It is a contrast, rather, between the false interpretation of the law of Moses and the true presentation of the law given by our Lord Himself. Hindi po ang Ten Commandments ang sinalungat ni Jesus na binigay sa pamamagitan ni Moses, kundi ang sinalungat ni Jesus ay yung pagbaluktot nga ng interpretasyon ng mga iskriba at
Pariseo. Unang-una, paano natin nasabi ito? He is clarifying the law from Pharisaical perversions. Kaya nga, nung sinabi niyang, you have heard, narinig ninyo, ang tinutukoy ni Jesus ay yung teaching ng mga Pariseo. You have heard. For example, in verse 21, Matthew chapter 5, verse 21. Ano sabi dito? Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Now obviously, the phrase, you shall not murder, saan po yan galing? Galing po yan sa, sa pang-anim na utos, di po ba? Okay? Obviously, you shall not murder is a quotation of the sixth commandment. But what follows, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman, ay hindi po yan kasama sa sixth commandment, kundi interpretasyon na po yan ng mga Pariseo. Interpretasyon na yan ng mga Pariseo. Now obviously the phrase, you shall not murder is a quotation of the sixth commandment, but what follows, whoever murders will be in danger of the judgment, is the teaching of the scribes and Pharisees. Kaya nga, nung sinabi ng ating Panginoon, narinig ninyo nung unang mga tao, he was talking about his contemporaries who would have heard the teaching of the Pharisees as they explained the sixth commandment. Thus, our Savior is not referring to the sixth commandment as given by God, but as it was taught and explained by the Pharisees. Yun ang nilinaw ng ating Panginoon. Pangalawa, in-expand ng ating Panginoon, hindi lang niya kinorek or in-expose yung maling pagtuturo ng mga eskriba at mga Pariseo, kundi pangalawa, binigay ng Panginoon ang tamang interpretasyon at aplikasyon ng batas. There is a sense in which Christ adds to the law by way of elaboration. Sabi niya, narinig ninyo, but now I say unto you. Ibig sabihin, ito yung tamang interpretasyon. Mali yung pag-interpret ng mga scribes and Pharisees, but now I say unto you. By way of elaboration. Sino ba ang makakapag-interpret ng batas ng tama? Sino ba ang makakapag-interpret ng tamang interpretation sa batas? Di ba yung nagbigay ng batas? And Jesus Christ as the lawgiver is the only one who could interpret the law that He gave accurately and precisely. No one would deny that the script that Christ opens up the commandment with clarity, unmatched by any other portion of Old Testament scriptures. And furthermore, it is not denied that Christ applies these commandments with the authority of king, describing the law of his kingdom. For example, Isaiah chapter 33, verse 22. Ano ang prophecy ni Isaiah patungkol kay Jesus? Isaiah 33 verse 22. It says here, sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, tayo'y kanyang ililigtas. Tumutukoy po ito kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating hukom. Ang Panginoong Jesus ang ating tagapagbigay ng kautusan. Ang Panginoon ay ating hari. Tayo'y kanyang ililigtas. Christ is the lawgiver and king of His people. And this is the heart of the issue. The law He gives is no different law from that of the Ten Commandments. Ang binigay ni Jesus na batas ay walang pagkakaiba sa Ten Commandments. Kaya kung iakusar natin si Jesus of making Christ, if we will to accuse us of making Christ but a rubber stamp of Moses, fails to take into account that Moses never gave the Ten Commandments. Ang Diyos ang nagbigay ng Ten Commandments. Hindi po si Moses.
Kaya kung sasabihin natin na kinontra ni Jesus ang Ten Commandments na binigay sa pamamagitan ni Moses, well, nakalimutan nila na hindi naman po nanggagaling kay Moses ang Ten Commandments, kundi ang Panginoon mismo ang nagbigay ng Ten Commandments. Martin Lloyd-Jones once again. There is a suggestion in the phrase, "I say to you," that he is saying something like this. Ito yung interpretation as given by Martin Lloyd-Jones. "I, who am speaking to you, am the very one who was responsible for the law of Moses. It was I who gave it to Moses, and it is I alone, therefore, who can truly interpret it. You have heard of old, ayon sa itinuro ng mga eskriba at pariseo kung paano nila binaluktot. But now I say unto you, I alone can give the correct interpretation because I was the one who gave it to Moses." Well, paano natin patunayan na itong clarification view ang tama at totoo? Diba, present natin yung dalawang view. Ano yung una? Higher ethic view. Pangalawa is clarification view. Now, paano natin mapatunayan na itong clarification view ang totoo? Hindi sinalungat ng Panginoon ang batas, ang Ten Commandments, kundi sinalungat niya ang pagbaluktot ng mga iskriba at pariseo sa kanilang interpretation sa batas. Well, verses 17 to 21 ay nagtuturo ng dalawang katotohanan. Basahin natin ulit ang verses 17 hanggang sa 21 ng Matthew chapter 5. "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito." Now, nagtataka ako kung bakit si Reisinger bold na nagsasabing kinontra ni Jesus ang Ten Commandments. Sinabi na nga niyang hindi daw niya sinisira eh. Verse 18, "Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumutupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, 'Huwag kang papatay,' at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo." So yun na yun. Merong dalawang katotohanan ang itinuturo mula sa verses 17 hanggang sa 21. And this is just a review. Na si Kristo ay hindi sumalungat sa Old Testament. Sino ang sinalungat ng ating Panginoon? Yung mga turo ng mga scribes and Pharisees. Kaya nga sa verse 20, "Malibang ang iyong katuwiran ay hindi humigit sa katuwiran ng iskriba at pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven." And if you recall, nabanggit ko po sa inyo last week na ang verse 21 ay nagsisilbing tulay sa mga nauna at sa mga susunod na bersikulo. And is intended to teach that the righteous ethic of the kingdom of God is greater than the standard of ethics as taught by the scribes and Pharisees. Kasi ang ethics ng scribes and Pharisees ay panlabas lamang. Unless your righteousness exceeds that of the Mosaic law. Hindi naman sinabi. Sinabi ba ni Jesus? Unless your righteousness exceeds that of the Mosaic law. Sinabi ba ni Jesus? Maliban ang inyong katuwiran ay humigit sa Mosaic law. Hindi yan ang sinabi ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees. Hindi niya sinabi na malibang ang inyong katuwiran ay humigit sa Mosaic law, sa Ten Commandments. Hindi. Ang sinabi niya, maliban na lang ng inyong katuwiran ay humigit
Sa katuwiran ng mga iskriba at pariseo ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. In other words, what our Savior proceeds to do beginning with verse 21 is to elaborate upon the principle established in verse 20. And in what way did the righteousness of the kingdom of God exceed that of the scribes and Pharisees? But by being an inward and not merely an outward righteousness. Ang mga iskriba at pariseo, they had largely misinterpreted the law as concerning externals. As long as you didn't commit actual murder, hindi mo binali ang sixth commandment. Yun lang turo ng mga iskriba at pariseo. External. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Matthew 23 verse 26. Na concerned lamang sa external. As long as hindi ka actual na pumapatay, you are not guilty of breaking the sixth commandment. Pero sabi ni Jesus, pati yung pagtawag sa kapwa bilang ulol ay equivalent na din pala yun sa pagpatay. They were only concerned with externals. That's why Matthew 23 verse 26, in Christ's pronouncement concerning the Pharisees, ang sabi dito, ikaw na bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng kupa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. The scribes and Pharisees were only concerned with externals. And thus, our Savior here, is in His first public discourse, sets out to correct the perversions of the scribes and Pharisees. Hindi po niya kinontra ang Ten Commandments, kundi kinontra niya ang pagbaluktot ng mga iskriba at pariseyo. Binigyang linaw ng Panginoon, mali ang interpretation ng scribes and Pharisees. Ito yung tamang interpretation. Hindi lamang ito sa panlabas, kundi sa panloob. Na hindi ka pumapatay, hindi ka nangangalunya sa panlabas lamang, kundi sa panloob. Kaya kung tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa sa puso mo, you have already committed adultery with her in your heart. Pangalawang patunay na ang clarification view ang tama is the harmony of Scripture. Ang kung i-connect-connect natin, itagpi-tagpi natin, ang banal na kasulatan ay talagang tumutukoy ito at nagpapatunay na ang clarification view ang siyang tama. I refer to the fact that the Scripture teaches a continuity of ethic that would be broken if Christ came to teach a higher ethic than that of the Old Testament. For example, Matthew chapter 22 verses 34 hanggang sa 40. Ngunit nang marinig ng mga pariseyo na napatahimik ni Jesus ang mga saduseyo, yung mga intellectuals during that time, ay nagtipon sila, nag-emergency meeting. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Now I want to say a few words about this familiar passage as it illustrates the harmony of the law within the Scripture. Notice, una, binigay ng Panginoon ang summary of the moral law sa verse 40. Ito yung summary. Sa dalawang ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Yung love God and love your neighbor. Dito daw nakasalig ang kautusan at ang mga propeta. These two commandments serve as summary of the entire moral law. Thus, the entire Old Testament can be summarized into these two: love God and love your neighbor. These are the sum of Old Testament moral and abiding law. Pangalawa, dito din sa dalawang ito nakaangkla
Summary din ito ng New Testament moral law. And here I want to remind you kung sino ang nag-summarize ng batas na ito. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The Christ, the Judge, the Lawgiver, and the King of His people. Jesus Christ came to bring in His kingdom. And here we find the King giving a summary of the moral expectation of His kingdom. Love God with all your being and love your neighbor as yourself. Kaya si Kristo ay binibigay niya or nagtuturo siya ng kaparehong moral law of the Old Testament and the New Testament. Hindi siya nagbawas, hindi rin siya nagdagdag. It was the same moral law, the Ten Commandments. Now, pansinin din natin itong summary ng moral law as found in both testaments. Ang summary ng moral law as found in both testaments ay hindi lamang po panlabas, kundi spiritual. It had to do with the heart as well as conduct. Verse 37 of Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse Matthew 22 verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Ano itong puso? Outward conduct ba ito or inward? Inward. Ng buong kaluluwa mo. This is still inward. Ng buong pag-iisip mo. This is still inward. But in other passages of Mark, may idinagdag and with all your strength. So ang summary ng Ten Commandments ay parehong inward at outward. Kasi meron ding sinasabing and with all your strength. Merong inward and outward. Pero pansinin natin, tatlo ang inward. Pangalawa lang yung, isa lang yung outward. Ang ibig sabihin noon, hindi naman po tayo nagtuturo ng ratio and proportion. Ibig sabihin, kung malakas ang puwersa sa inward, ang unawaan natin, we cherish God's law in our heart, our action will follow. Whatever was expected of the Old Testament saints, nothing more or less is expected from the New Testament saints. Our Savior brings together both testaments with a single moral ethics. Yun yung pangalawang patunay na ang clarification view ay ang tama. Pangatlong patunay, the spiritual nature of Old Testament law. And I want to briefly show that throughout the Old Testament scriptures, makikita natin that God was always concerned with the inner man of the heart. Kunyari, saan ba unang mabasa natin yung circumcision of the heart? Sa New Testament lang ba natin mababasa yung phrase na circumcision of the heart? Pati sa Old Testament, di ba? Sinabi ni Moses sa kanyang farewell sermon, circumcision of the heart naman talaga ang tunay na interpretation ng circumcision of the flesh. Kikita natin yan eh. Na sabi ni John MacArthur, contrary to the external superficial and hypocritical righteousness that typified the scribes and Pharisees, the righteousness God requires is first of all internal. If it does not exist in the heart, it does not exist at all. Though it had been long forgotten or neglected by most Jews of Jesus' day, the truth was presented to them throughout the Old Testament. For example, 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Hindi po panlabas, hindi yung totoong yung Old Testament ay panlabas, yung New Testament ay inward, higher ethic interpretation. Kasi throughout the Old Testament ay talagang ininsist na ng Panginoon na sundin ang kanyang kautusan ng buong puso. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Itinuro na po ito sa Old Testament pa lamang. Verse 9.
At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Paglingkuran mo siya ng buong puso. Ah, nandito na pala, buong puso eh. At ng kusang pag-iisip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Sa Old Testament pa lang, ini-emphasize na ang panloob na pagsunod sa kautusan ng Diyos. So yung ang higher ethic interpretation ay hindi po yun uubra. Kasi all throughout the Old Testament and the New Testament, ang ini-emphasize talaga ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang batas sa buong puso. These are the final words of David to Solomon, and they comprise his final counsels to his beloved and dear son. And notice what he was to do in verse 9. Know the God of your father and serve him with a loyal heart and with a willing mind. At bakit niya ito gagawin? For the Lord searches the hearts. Sinasaliksik daw ng Panginoon ang puso at inuunawa niya ang laman ng kanilang pag-iisip. Proverbs chapter 16 verse 22. Another proof that all throughout the Old Testament ay ini-emphasize na ang pagsunod sa batas ng Diyos na nanggagaling sa puso. Proverbs chapter 16 verse 2. Ang sabi po dito, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa or ang kaluluwa or ang isip. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. That is the motive. And the word translated spirits by the Old and the New King James is rightly translated motives by the NASB. Literally, the word spirits, but here, refers to motives. Kaya dahil ang tao ay merong tendency na maging concerned only with panlabas, externals. Pero ang Panginoon, tinitimbang niya ang motive. Kaya nga, hindi totoo yung unang interpretation ni Reisinger na higher ethic interpretation, kung higher ethic view. Tama talaga yung clarification view. Kina-clarify ng Diyos ang interpretation ng batas na binabaluktot ng mga scribes and Pharisees. They were only concerned with external conduct. Pero binigyang linaw ng Diyos na hindi naman bago dahil ni-reveal na ito sa Old Testament na sundin natin ang batas ng Diyos mula sa ating puso. But it's the same law. Hindi po binago ni Jesus Christ yung batas. The same law. The Ten Commandments. Psalm chapter 119 verse 96. Psalm chapter 119 verse 96. Again, ito ay patunay na ang tinitingnan talaga ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang batas mula sa puso. Psalm chapter 119 verse 96. Aking nakita ang hangganan ng lahat ng kasakdalan, ngunit ang utos mo'y totoong malawak. I have seen the consummation of all perfection, but your commandment is exceedingly broad. Okay. Nakita ko na, ay pinakita ko sa inyo yung dalawang magkasalungat na view, at ang patunay na ang pangalawang view, yung clarification view, ay siyang tama. At hindi naman po tinanggal ni Jesus ang Ten Commandments, yun pa rin yun ang sinalungat ng Diyos, ang pagbabaluktot ng mga iskriba and pariseo. Now, meron lang tayong mga practical observations and applications bago po tayo magwakas. Unang-una, ang batas ng Diyos ay concerned hindi lamang sa panloob, kundi sa panlabas din. Parehong concern. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Meron ding panlabas. It is clear from our Savior's exposition of the sixth and seventh commandments where inward anger and lust
are violations of the sixth and seventh commandment respectively. Inward anger at yung pagnanasa sa puso, yung lust sa loob ng puso sa isang babae, violation na yon sa pang-anim at pang-pitong utos. The way that the Pharisees interpreted the law is common to all men by nature. Dahil ang lahat ng mga tao ay concerned only with external conduct, with the letter of the law, and not the spirit. Si John Bunyan, pakinggan po natin. How many ways are there to sin against this law, the Ten Commandments? Tatlo, ayon kay John Bunyan. By sinful thoughts, by sinful words, and also by sinful actions. Kaya sa ating paghingi ng kapatawaran, hinihingi natin ang kapatawaran sa kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. And this is illustrated in verses 27 and 28 of our text. Narinig ninyo na sinabi noong una, huwag kayong mangalunya. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo na kung sino man ang tumingin sa babae na mayroong pagnanasa sa kanyang puso ay nangangalunya na sa kanya, sa kanyang puso. Thus, ang batas po ay may kinalaman sa puso, sa panloob, sa motibo ng puso. Why we do what we do and why we fail to do what we ought to do. Nanggagaling po ito sa puso. At hindi lamang ito concerned sa panlabas. Pangalawang practical observation. Ang batas, ang Ten Commandments, ay hindi lamang po ito concerned sa literal na nakasulat dyan, kundi concerned din ito sa mga related sins and related commands. Say for example, yung fifth commandment. Ano yung panglimang utos? Honor your father and mother. Na father and mother lang ba talaga ang tinutukoy dito o lahat ng authority na itinalaga ng Diyos katulad ng teacher, katulad ng pinuno ng bansa or boss ng kumpanya? Di ba? Hindi lamang po ito limitado sa father and mother. It includes honoring of all God-given authority. John Calvin, in his exposition of the fifth commandment, the purpose of the fifth commandment is that honor ought to be paid to those to whom God has assigned it. This is the substance of the commandment, that it is right and pleasing to God for us to honor those on whom He has bestowed some excellence, and that He abhors contempt and stubbornness against them. Pati yung mga boss sa ating kumpanya, pati yung pamahalaan ay dapat nating i-honor. Yun ang extended application ng panlimang utos na i-honor natin ang ating mga magulang. Ang pinaka-espiritu ng utos na yan is i-honor natin ang itinalaga ng Diyos na otoridad over us. That's the interpretation of the fifth commandment. May mga related sins and related commands attached to those specific commandments ng sampung utos. Pangatlong observation or clarification. Ang moral law, ang Ten Commandments, ay concerned siya sa mga positives as well as negatives. For example, ano ang pinagbabawal sa pangatlong utos? Ano ang pinagbabawal sa pangatlong utos? Na huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Negative po yun. Do not use the name of the Lord your God in vain. Well, ano ang positive equivalent noon? Gamitin natin ang pangalan ng Diyos sa papuri sa Kanya. So hindi lang, you shall not kill. Negative po yun. Pero ano ang positive nito? Pahalagahan natin ang buhay. Di ba? Alagaan natin ang buhay. Ibig sabihin, alagaan natin ang ating katawan. Dieting is right discipline. Diet. Huwag lang tanggalin yung tea sa dulo. Pahalagahan natin ang ating katawan. Okay?
Hindi lang negative, kundi positive, both positives and negatives. You shall not commit adultery. Ano, negative po yun. Ano ang equivalent positive? Love your wife. Love your husband. Di ba? Cultivate healthy marital relationship. You shall not murder. Our Savior deals with a positive. Di ba? Verse 21 hanggang sa verse 26. You shall not murder. Pero sa verse 23 hanggang sa verse 26, positive ito. Matthew chapter 5, verse 23 hanggang sa verse 26. Iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. May kinalaman po ito sa murder, sa anger. So do not commit murder, do not say ulol. But at the same time, meron ding positive na inaasahan sa atin. Makipagkasundo ka. Makipagkasundo ka, verse 25, makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa'yo. So merong negative, meron ding positive. In other words, the sixth commandment not only forbids us to murder or hate without a cause, it also expects us to promote unity among brethren. Christians should be embodiments of forgiveness and reconciliation. I've learned it the hard way. I've learned it the hard way. In my being a disciple of Jesus Christ in this particular stage of my life. And that's the reason why I stayed in the place where I am working right now. There may be misunderstanding concerning principles of duties concerning our work. But resignation from job is not a good testimony. Because Christians should be embodiments of forgiveness and reconciliation. Christians should be embodiments of forgiveness and reconciliation. It's not just a good testimony that the, especially kung misunderstanding ang dahilan sa ating trabaho, that resignation is the solution. The solution as Christians is reconciliation. Nakuha po natin? The solution is reconciliation. Christians should be embodiments. Dapat makita na totoo ang reconciliation sa mga followers, disciples of the Lord Jesus Christ. Hindi yung nagtatanim ng kawayan at kumbaga umiiwas, evasiveness when harapin bilang mga alagad ng Panginoon, bilang disciples of the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 4 verse 28. Diba ang ano yung pangilang utos yung huwag magnakaw? Eighth commandment, you shall not steal. Negative po yun, huwag magnakaw. Pero yung positive, in-expound din ni Pablo sa Ephesians 4:28. Ito yung mga positive. Huwag magnakaw. Yun ang negative, ano yung positive? Magtrabaho ka. Yung sinabi dito, verse 28. Ephesians 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibabahagi sa nangangailangan. Our connection lang din sa message natin kanina, that we do not only work for ourselves. Part talaga ng budgeting natin ang benevolence. Kahit magkano man yun. Meron kayong monthly income? You budget for your electricity, you budget for your water bills, you budget for your food and clothing, budget also for benevolence. Something to help the poor and needy. You understand? The whole scriptures is full of it. Well, pang-apat na observation. Ang batas ay concerned hindi lamang sa mga malalaking aspeto, kundi kahit sa pinakamaliit na aspeto ng batas ay dapat nating sundin. For example, sa sixth commandment, ang ipinagbabawal ay ang pagpatay. But by way of inference, hindi lang pagpatay ang ipinagbabawal sa sixth commandment, kundi pati yung pananakit, pagpanununtok. Hindi lang yung pagpatay ang ipinagbabawal.
kundi yung saktan natin yung ibang tao physically. Lesser po yun. Siyempre, malaki yung pagpatay. Mabigat na yun. Pero what about yung panununtok? Di ba? Parang equivalent na rin yun sa pagpatay. You are harming other people. Thomas Watson, pakinggan po natin siya. Where greater sins are forbidden, lesser sins are also forbidden. Though no sin in its own nature is little, yet one may be comparatively less than another. Where idolatry is forbidden, di ba, pinagbabawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Talagang matindi na yun dahil meron ka ng hinaharap na istatwa. Pero, pinagbabawal din ang mga pamahiin. Superstition is also forbidden. Or bringing any innovation into God's worship which He has not appointed. Superstition ay pinagbabawal din. Or nagbibigay tayo ng innovation sa worship ng Diyos na hindi niya ipinahintulot, katulad ng special number at ano-ano pang pasiklaban ng talento dito sa harapan. Hindi niya ipinapahintulot, hindi niya ipinag-uutos. Panglima at panghuli, the law concerns all moral expectation in Scripture. Ang ibig po nating sabihin ng moral expectation is lahat po ng moral commandment na makikita natin sa banal na kasulatan, Old and New Testament, can be traced back to one of the Ten Commandments. Now let me illustrate. We could liken the law to a huge tree. Malaking puno na mayroong 10 sanga, which represent the Ten Commandments. Growing out from these branches are smaller twigs or smaller limbs that divide into small twigs, all of which can be traced back to the large branch. Diba, merong 10 malalaking sanga, pero yung 10 malalaking sanga, meron pang mga maliliit na mga limbs, mga twigs, na bumabalik pa rin sa 10 malalaking sanga. Thus, the law in singular is singular in that it comprises a single unit, yet it comes with 10 branches which find their way throughout the whole of Scripture. Nawa ipakita ng Panginoon sa atin ang lahat ng moral law. Kakonvict tayo ng Panginoon all of the moral laws na makikita natin sa both Old Testament and New Testament, at sundin natin ito. Meron pong tanong sa Covenant Theology class namin patungkol sa tithing. Tithes. Ipinag-uutos ba ang, ano ba ang tithes? Moral law, ceremonial law, or judicial law? Ano ba ang tithes? Kabilang ba ang tithes sa Ten Commandments? Or kabilang siya sa ceremonial law? Meron bang tithes as part of the ceremony sa Old Testament as a temple? Or kabilang ba siya sa judicial law? Ano po ang sagot? Ano po ang sagot? Dahil maraming mga churches na hahati dahil lang sa tithes. Maraming preachers na talagang kinukontra nila ang tithes. Ano po ba? Kailan po binigay ang ceremonial law? Sa Mount Sinai. Di ba yung mga ceremonies? Kailan po binigay ang judicial law? Sa Mount Sinai. Kailan binigay ang moral law? Ang Ten Commandments? Sa Mount Sinai ba nagumpisa? Or sa Garden of Eden pa? Garden of Eden pa. Wala pa si Moses. Alam na ni Abraham, ni Abimelech, na kasalanan ang pangangalo niya. Alam na. Meron ang kamatayan mula kay Adam hanggang kay Moses. Alam na nila ng pagnanakaw. Kaya't ang moral law, ang Ten Commandments, hindi yun nag-umpisa sa Mount Sinai, kundi nag-umpisa pa yun sa Garden of Eden. Yung bawal kainin, huwag kainin yung pagkain, yung bunga ng pagkakakilanlan ng
masama at mabuti. Saan po yun sa Ten Commandments? Covetousness. Yung kasakiman. Kasi, di ba binigyan sila ng lahat ng uri ng puno na pwede nilang kainin? Bakit pa nila ninais yung isa? Isa lang naman yung ipinagbabawal eh. Covetousness, moral law po yun. Kailan nag-umpisa ang moral law? Hindi po sa Mount Sinai, kundi nag-umpisa siya sa Ten Commandments, sa Garden of Eden pa. Now ang tithes, kailan po nag-umpisa? Kailan po nag-umpisa ang tithes? Sa Mount Sinai? Kabahagi ba siya sa ceremonial law at saka sa judicial law? Hindi po, wala pa po ang Mount Sinai. Si Abraham ay nagbigay na ng tithes kay Melchizedek. He gave the tenth to Melchizedek, which was a type of the Lord Jesus Christ. Kaya ang tithes po ay mas matanda pa kaysa sa ceremonial at saka sa judicial law. Ang tithes po, mga kapatid at mga kaibigan, ay kabahagi po ng moral law. Covetousness pa rin. To withhold the tithes is an indication that our hearts are covetous. 90% ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, hindi po malupit ang Diyos. Sa 90% mabubuhay tayo, 10% po ang kanyang nire-require na ibalik natin sa kanya at parangalan natin siya. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, nawa po ay lahat ng moral expectation. You see, ang tithes pala ay mayroong moral expectation. Ang tithes pala ay mayroon ding moral expectation. Sana buksan ng Panginoon ang ating mga mata na hindi natin makita yung major branches, yung 10 major branch sa utos ng Diyos, kundi makikita din natin yung mga related twigs and small limbs na naka-attach sa major branch. Kasi merong mga moral principles from the Old Testament up to the New Testament na kung susuriin natin, babalik pa rin sa 10 branches ng utos ng Diyos, sa 10 commandments. So nakita natin na ang tithes pala ay bumabalik pa rin sa covetousness. Bumabalik pa rin sa covetousness ang tithes. At nakita natin na ang pornography, ang idolatry, ang pornography, yung panunood ng mga malalaswa, bumabalik pa rin yun sa sin of idolatry. The worship of an object instead of the worship of God. Kasi ang pornography, ito yung talagang nag-dictate sa atin na ibigay natin ang ating affection sa malalaswang bagay na ating tinitingnan. So ang ugat po ng pornography is still idolatry. The worship of self, the worship of physical object instead of having God as the ultimate object of our adoration and affection. Yun po ang sinasabi natin na sana makita natin ang lahat ng mga moral expectations both ng Old Testament and New Testament. Now having considered all of these things, what does the whole thing teach us, my dear brethren and my dear friends? Lalong-lalo na kung mabasa natin ang verse 48, be perfect, for your heavenly Father is perfect. At nung makita natin na ang demand ng Panginoon sa kanyang batas is perfection, naway makita din natin na hindi natin kaya. Kailanman hindi natin kaya. Kaya kailangan natin si Jesus bilang tanging representative ng mga makasalanang tao katulad natin. Siya lamang yung naka-perfect sa pagsunod na sa batas ng Diyos. Kailangan natin ang katuwiran ni Kristo upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa kanyang harapan. At ang perfection ng Diyos sa pagsunod sa batas ay nagdi-demand din ng ganap na kabayaran sa lahat ng paglabag sa kautusan. And blood, for the wages of sin is death. Again, wala tayong pambayad. Si Kristo pa rin ang nagbayad sa lahat ng hinihingi ng hustisya ng Diyos. Kung makita natin itong strictness of the law of God and our inability
to obey the law of God perfectly and to offer the necessary payment due to our sin. The only sensible conclusion, my dear friends, is lumapit ka kang Jesus. Tumakbo ka kay Jesus. Dahil siya lamang ang sumunod sa batas ng Diyos perfectly at siya lamang ang nagbayad ng ganap na handog pang kasalanan. Kung ikaw ay lumapit kay Jesus, meron kang buhay na walang hanggan. Aariin kang banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa hapong ito. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ang inyong mga salita ay hindi po sayang. Nawa po ay nangusap ang inyong ebanghelyo sa bawat isa sa amin. The more we study your law and the righteous demands of the law, the more we will be able to concede that we are not able to save ourselves. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili at hindi rin namin kayang isustain ang aming kaligtasan sa pamamagitan ng good works. Kaya mali-mali ang magsasabing, you have to sustain your salvation with your good works. Dahil kahit sa aming pagsunod sa inyong batas bilang mananampalataya at bilang tinubos na ninyo, ay hindi rin namin nasusunod ng ganap. Kaninong sanctification ang ituturing na ganap na sanctification on behalf of your people? Still, the obedience, the perfect obedience of the Lord Jesus Christ. Yun ang basis ng aming justification, yun din ang basis ng aming sanctification. The perfect obedience of Christ. Ano ang basis ng aming kapatawaran for justification? The blood of Jesus. And what's our basis of forgiveness for sanctification? Still the blood of Jesus. Kaya sa lahat ng aspeto ng aming kaligtasan ay nagugat ito sa ganap na pagsunod ni Jesus sa inyong batas o Diyos at ganap na kabayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Naway ginamit ninyong pag-aaral namin ito upang i-convict ang mga makasalanan, upang sila isuko ang kayabangan at magtiwala kay Jesus lamang bilang Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.